ang pinakabagong haircut tutorial ko ngayon na tinatawag na Modern City Fadeback. So tunghayan po natin, panoorin mga katropa ang haircut tutorial ko ito. So ito na ang pinakaunang ginagawa ko ay bigyan natin ng anggulo yung kanyang hair sa taas o pang i-clip natin ito para na magupitan po natin ng maayos. So ito na ang pinakaunang procedure, gumamit po ng guard number 2 close blade. Paikot lang po yan para mabuksan po ang kanyang buhok sa gilid. Ayan. Guard number 2 close blade. So, ang sumunod, nag-trim na po ako ngayon. Yung nasa taas ng dinaanan ng guard number 2 ay ititrim po natin ngayon para ma-plane po at mawala po yung mahabang buhok at magka-straight cut mula sa guard number 2 na yan pataas. So, ibabagay lang po natin ngayon ang kanyang trim sa kanyang hugis ng kanyang ulo. So, ayan po. At ang sumunod, gumamit po ako ng guard number 1 close blade dito sa kanyang patilya. Ayan. So ang kapal ng kanyang buhok dito sa left hand side na patilya ay size 1. Close blade yung guard na yon. So dito na po sa kabila, sa kanan, iuno natin yung banda sa patilya. Ayan, para maganda yung pagkagawa natin ng kanyang patilya na 7. Ayan. Bakit tinawag na 7? Dahil yung kanyang patilya ay pa-7 po. So ngayon gumawa na po tayo ng pattern para sa fade niya dito sa likod. Ito ngayon mga kaibigan, mga katropa, kung ano ang ginawa ko. So ayan po. Tatanggalin po natin yung buhok dito sa baba ng kanyang liig gamit ang ating detailer Kimi. Ayan, kung saan dyan po ang kanyang feedback. Kaya tinawag po na feedback dahil sa likod lang po ang kanyang feed. Ayan, panoorin po mga katropa ang susunod na aking gagawin. So, gumamit po ako ng guard number 1 close blade para i-blend natin ang kanyang feed sa likod at mawala na yung kanto. So, ayan po. Close blade, guard number 1. At ang sumunod ay gumamit po ako ng guard 0.5 close blade with combination. Tatanggalin natin yung guard 0.5 na yon at adjust natin yung blade ng sagad sa gitna at pantay. So yan po ang ating blending ngayon. Wala na yung linya. Ayan po. Ulitin ko ha, yung 0.5 guard close blade. Tapos yung with combination natin na no guard, adjust ang blade ng sagad sa gitna at pantay. So ayan po yung kinalalabasan ng ating blending ng ating combination. So ayan po, na blend natin na maayos, talagang nawala na yung linya. So ang sumunod, gumamit po tayo ng clipper, cordless or corded. Pero itong ginamit ko ay corded clipper para i-trim natin yung sa likod yung kanto para mawala yung kanto at maganda yung pag-angat ng buhok mula dito sa fade. So kung saan nakikita natin na dapat i-trim, i-trim po natin para mawala yung mangitim-ngitim kasi itong kanyang likod ng kanyang ulo ay mayroong malalim. Kaya nakikita natin ang mangitim-ngitim. So yan po ay malalim po yung parting iyan. So ititrim natin ngayon para mabawas-bawasan ang mangitim-ngitim na yan. Dahil dinaanan na po ng ating guard kanina, kaya pantay na po siya. Yun po yung bandang malalim na parte ay may mapag-iwanan ng mangitim-ngitim dahil malalim po siya. At ititrim po natin yan, may gagawin po tayo dyan mamaya para mawala-wala konti para mabawasan yung pagkaitim.
So ngayon, gumamit tayo ng detailer para bigyan natin ng 7 patilya. Ayan. So ipapantay lang po natin, itutumbok natin doon sa likod ng tainga ang kanyang 7 para matawag siyang 7. So yung gupitang ito ay talagang old classic yan noon na gupit ng matatanda na 7 kung tawagin. Ito pina-modern natin kaya tinawag ko na modern 7 feedback dahil meron siyang 7 sa patilya at may feed sa likod. So ayan, i-detail natin yung feed para kung saan aitin natin mamaya ay hindi na po mahirap aitin dahil na-detail natin. So mula dun sa kabila, ganun din dito sa kanan, isi-7 natin. So kung nagawa natin sa kabila, magagawa rin natin dito sa kabila, sa kanan. Ipapantay lang po natin yung kanyang 7 patilya. Ayan. So itong gupit na ito ay nakikita naman natin noon yung 7, pero hindi natin nakita yung ganitong gupit na may page sa likod. Kundi noon ay barbers lang na 7, si pa-barbers yung likod. Tapos 7 yung patilya. Pero ngayon paid, kaya natawag natin na modern. So ngayon ang sunod nating gawin ay ahit na po tayo. Pero bago po ahitin, na-sprayan po natin ng tubig para malambot po ang ating inaahit ngayon. At laging gawin po na bago po ang ating blade para matalas po siya at tuwid ang ating linya or pag-ahit at hindi masakit. So yan po, pasalungat, pailis ang ating pag-ahit para pulido. Ayan, natakuwang-kuwa yung buhok na dapat ahitin. So sundan lang po natin yung ating pattern. Ayan. So dito sa likod ay ayitin na po natin yung kanyang feed, yung naiwan na maliliit konting buhok sa likod para pulido. Ayan. So madali lang po ang ating ahit ngayon dahil ang likod lang yung may feed. Dahil sa left and right na patilya ay naka-7 po siya na may size na size 1. Ayan, sundan lang po natin yung ating ginawa na pattern para perfect talaga. Ayan, sasalungatin natin para pulido po ang ating ahit. Ayan. So kung saan nakikita natin na pwede ayitin, ay ayitin natin para sa kaganda ng kanyang gupit at malinis. Ayan po. So pagpag po tayo ngayon para mawala yung mga maliliit na napagputulan po. So ngayon gumamit po tayo ng Simpa Shaver para mas lalo pang kinisin ang kanyang pig. Ayan. Kung mayroon kayong mas branded na shaver, mas maigi po yung pong gamitin natin kasi iba pa rin ang branded. Ayan. So i-develop natin ngayon, gumamit uli ng corded clipper para i-develop natin yung blending ng feed para mawala tuluyan ang mga mangitim-itim or yung black spot kumbaga. Ayan. So konting gawa lang po dahil nasa likod lang po ang kanyang feed. So ngayon nasa top hair na tayo, magti-trimming na po tayo. Sprayan po muna natin ng tubig para ma-hold at magkadikit-dikit yung buhok. Ayan, so panoorin lang po ninyo mga katropa ang aking pag-trim, kung paano ko tinitrim ang kanyang top hair na ibabagay lang po sa kanyang 7 feedback na gupit. Ibabagay natin sa kanyang ulo yung taas or haba ng buhok sa kanyang tapir. Ayan. So ang
pagtitrim na ito ay binabase sa kanyang hugis ng ulo, kung paano po ibabagay ang kanyang trim at saka yung sinabi niyang haba ng kanyang buhok na matitira sa taas. So ibabagay po natin doon sa kanyang gupit, sa kanyang ulo, at saka masunod yung haba na kanyang order. So ganun po ang pagtitrim. Ayan. Kasi yung kanyang noo ay medyo open po, kaya nagkaroon po ng konting tabon ang kanyang ang ating trimming ngayon sa kanyang top hair, para medyo matabunan konti ang kanyang noo. Pagmasdan lang po, panoorin lang po ang aking pagtitrim ngayon upang sa ganun ay mapagkuhanan ng ideal kung paano magtitrim. So ngayon, clipping trim na po tayo. Yung buhok ay islas-islas natin para maganda po yung pagka-usli-usli na kanyang tapir. Ayan. So ganun lang po mga katropa, panoorin lang po ninyo yung uri ng aking pagtitrim na clip trim kumbaga. Totally ang kanyang buhok ay pantay na po yan dahil sa pag-trim natin. So ang ginagawa ko ngayon ay nagki-clip trim po ako para i-slash ang kanyang buhok sa taas, para maganda yung pagka-usli-usli ng buhok. Ayan. So, diba nakikita nyo na medyo okay na. Ayan. So medyo matagal din ang pagtitrim, dahil hindi basta-basta po magtitrim lang po tayo ng ganun-ganun na lang, dahil bawat pitik ng ating gunting ay kailangan na maganda po ang kalalabasan ng ating pagtitrim, paggugupit sa kanyang haba ng buhok sa taas. Ayan. So kahit pa paano, sa inyong panonood ay mapagkuhanan ninyo ng ideal kung paano ako nagtitrim sa mga ganitong klase ng buhok or gupit. Ayan po. Ibo-blower natin ngayon para makita natin kung talagang maganda na ba ang kinalalabasan ng ating trim. Ayan. So okay naman, maganda na yung ating trim ngayon dahil tuyo na yung buhok. So sinasanay lang natin yung buhok na medyo naka one-sided or pa-side konti ang kanyang buhok sa taas, para may bagay natin sa kanyang gupit. So finishing touch na lang po tayo para yung mga buhok na mangisa-isa na naka-usli side by side ay ating maputol ngayon para clean up na. Ayan. Yan po yung ginagawa ko, finishing touch po. Nagpa-blanketa na lang at pinuputol yung mga dapat putulin na. Ayan. So ito na sinasabi ko sa inyo na tatanggalin ko na yung mga namumuo sa parte ng kanyang ulo, yung mga malalalim na mangitim-ngitim na buhok. Kaya na ginagawa ko ngayon para mabawas-bawas ang konti yung mga mangitim-ngitim. At saka yung mga dapat tirahin ng clipper na yan ay gawin na para malinis na. So ayan, okay na. So sana marami kayo natutunan sa haircut tutorial kong ito, at huwag lang po ninyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin lamang po ang notification bell para ma-notify po kayo ng bawat bago kong upload. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.